karamihan. Yung mga umuwi galing abroad, hirap sila ngayon. Oo nga, President. So, ibig sabihin tama itong ginagawa natin dito sa e-learning natin, ano? Para ma-educate yung mga alumni, mga member, para mas maging prepare sila ngayong may pandemic, may crisis. So, kapag meron daw ganito, ang sabi ng Chinese daw, kapag may crisis, dalawa lang ang ibig sabihin nun. Danger at saka opportunity. Oh, kapag may crisis. Oh. Eh, sa baking na nga lang, naratawa ako eh. Sa baking na nga lang eh. Nung nagsimula ang quarantine, eh, nagsara ang Red Ribbon, ang Goldilocks, sara rin ang Mrs. G dito sa amin. Kala ko pati yung baking business namin eh, magsasara rin eh. Hindi naman, baliktad. dumami ang kliyente dahil nagpunta dito yung mga nagpapagawa ng cake. Wala, sarado ang ibang establishments eh. Kaya kung minsan eh, merong opportunity rin eh. Opportunity talaga kapag may crisis. Okay, may 2 minuto na lang tayo. Ano ba naman yan? Excited ng lahat. President, naka-ano po ito ah? Naka-record. Kine-record natin tapos napapanood ng mga alumni natin sa Facebook yung gagawin natin e-learning ngayon. Yan. As of now, meron ng pumasok na 20. Okay, Dr. Joel. Yes, okay po. Ba yung sound? Apo. Okay naman po. As yung dating sa akin, ayun, si Brother Madamba, okay na. Thumbs up siya. Yan. Okay, last 1 minute. Mag-start na tayo. Mag-start na tayo nito. Last 1 minute, mga kasama. Lahat ng mga merienda ninyo, ilagay nyo na sa tabi ninyo. Dahil makinig tayo sa ating mentor ngayon. Na-bless tayo with President Roberto Bisaya. Ayan. Yung mga manok ay mga mani cornic, ano ba yung ano? Okay, lagay niyo na sa tabi niyo tsaka tubig. Nakaka-excited ako. Okay, 1 o'clock na, start na tayo. So mag-start na tayo, brothers and sisters. Okay. Brothers and sisters, nice namin kayong i-welcome lahat sa ating e-learning series ngayon ng ACE. To begin with, magkaroon muna tayo ng opening prayer na ibibigay sa atin ni Brother Diamond J. Madamba from Moncada, Tarlac. Brother J., naka-silent ka, Brother J. Pray. Ama namin ng sa langit, labis po kami nagpapasalamat ama sa pagkakataon na ito na muli po kami makipag-participate sa ACE e-learning series. At salamat po sa oportunidad na kami po ay magkaroon ng kaalaman, ng knowledge na share po sa amin ng aming mentor sa ngayon, si President Bisaya. Salamat po Ama sa mga nag-organize at patuloy na nag-organize ng ACE e-learning series na makakatulong po sa mga membro upang mapaglabanan po or ma-overcome ang temporal crisis at we can keep our self spiritually. At iniling po namin naman na patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan niyo po kami ng pangunawa na maunawaan po namin ang lahat na ibabagi sa amin upang maging kapakinabang po ito sa amin, may apply po namin sa buhay po namin at lalo po namin matulungan ang aming pamilya at ganun din ang ibang tao sa pamamagitan nito. Tulungan niyo po kami na maging matatag at
Naway ang banal na espiritu po ang siyang magturo sa amin sa pamamagitan po ni President Pasanya. At ang lahat ng mga bagay na ito ay aming iniwan at iniling ayon sa inyong kagustuhan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Okay, thank you. Brother Jade Madamba sa opening prayer. Ayun, okay. So, actually, meron pa yung 98 registered na attendees at saka participants. As of now, meron na tayong 30. Nagdadagsaan na sila. Okay, bago natin ibigay ang oras kay sa ating mentor, gusto ko muna siyang i-introduce sa inyo, mga kapatid. Siya po ay ikinasal kay... Ang ating mentor ay isa siya, ikinasal siya kay Sister Maria Jenilyn M. Busanya, blessed with 3 sons, named Michael Angelo, Brigham Robert, and Hiram. His education, he earned his B.S. Animal Husbandry in 1992. Doctor of Veterinary Medicine in 1994. Master in Public Management in 2010. Yan lang naman po yung mga credential ng ating mentor. Ito pa po. His work experiences farm veterinarian, DA, Quirney Experiment Station. Hindi ko masyadong naiintindihan ito. Station manager, QES, Chief Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. At the same time, Chief Integrated Laboratory Division. Currently, Regional Technical Director for Operation and Extension of Department of Agriculture, Region 2. Ang bibigat po ng credential ng ating mentor. And also, he served in various church callings as a branch president, bishops, Counselor in the State Presidency, and presently serve as a State President in Santiago State, Santiago Isabela. Ladies and gentlemen, let us welcome our mentor for today, President Roberto C. Busanya. President, take your time. So magkakaroon muna tayo ng presentation ni President. After nung kanyang presentation, pwede po tayong magtanong sa kanya. Meron po tayo sa baba ng question and answer. Lahat po ng question, ilagay nyo po doon. Lahat ng comment doon sa chat. So, clear po yun. Okay. So, lahat ng question, ilagay muna po doon sa question and answer. And then, yung comment doon sa chat. And then, after ng presentation ni President Busanya, itatakal po natin lahat yan. So ngayon, ibigay natin muli ang oras kay President Roberto Busanya. President? Magandang hapon po sa inyong lahat, brothers and sisters. At ako po'y nagagalak dahil sa opportunity po na ito na tayo po'y magkasama-sama ngayong hapon. Dahil sa technology ay dito po tayo ngayon. At maganda po at pag-isipan ng ating leadership ng ACE na magkaroon po ng ganitong training o seminar through technology, through internet. At ako po'y natutuwa dahil marami po pala ang nag-a-attend no, sa ganitong klaseng meeting or seminar regarding livelihood. At ngayon po ay gusto ko pong i-share ang production ng native chicken. Sandali lang po at i-share ko lang po sa screen ang aking presentation. Malinaw po ba? Brother Joel, malinaw ba? Okay lang? Opo, President. Malinaw po. Nakikita namin. Yung pong boses ko, hindi po paputol-putol. Okay lang, President. Okay lang. Ha? Okay, salamat po. Okay. Brothers and sisters, ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa native chicken production.
alam niyo po, ang United Nations ay nagbigay po ng statement na talagang magkakaroon po ng worldwide hunger because of this pandemic, because of this COVID-19 pandemic. At kung mapapansin po niyo, dito po sa ating bansa ay umaabot na sa more than 150,000, I think. Kahapon, 153 ang aking nabasa, 153,000. Ngayon po ay tumataas pa. At sa ngayon, ang sitwasyon sa Pilipinas ay masabi po nating economic recession kasi napakarami pong mga establishments ang nagsara. At mapansin din po natin na sa dami po ng mga umuwi na OFWs galing po sa Middle East, sa iba pang mga bansa. At according to the report, ay kukunti lang po ang may savings. Na dati po ang OFWs ay nagbibigay po ng 1.1 trillion pesos in the Philippine economy. Siyempre ngayon magdi-discourage, magkakaroon po tayo ng problema dahil nag-uuwian nga sila, ang problema pa yung maladatnan nila, wala naman pong nakaabang na trabaho para sa kanila. Kaya ang ating gobyerno, ang Department of Agriculture sa pamumuno po ng aming secretary, Secretary William Dam, at yung pong pag-uwi ng mga OFWs including our kababayan from Metro Manila ng mga establishments po na kanilang pinagkatrabahoan ay nagsara rin. In fact, kahit yung mga establishments galing sa or minamaneho po ng mga dayuhan at sa Baguio City, meron po akong alam na isang establishment yung gumagawa po ng mga spare parts ng Boeing, yung aeroplano, ay nagsara rin. Ay kumbaga hindi nagsara, 500 ang natanggal na empleyado. So ito po ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya tayo po bilang nasa gobyerno ay alam po natin yung sitwasyon ngayon na ang ating pong ginagawa ay continuous po ang aming campaign regarding po sa livelihood. Livelihood in terms of food production, whether you are in the production of the raw materials, in the processing or manufacturing, and even in the marketing and in logistics hanggang sa makain po ng tao. And karamihan po na nasa probinsya, even in Tarlac, alam naman po natin na ang karamihan tao na kumakain nasa Metro Manila. That's why here in Region 2, kami naman, even vegetables, nagbibigay po kami, nagbebenta ng vegetables and even hogs papunta po sa ibang region, most especially Metro Manila. So ganun po. Ngayon, yun po nga po ang pasok ng mga tao galing po sa ibang region, galing po sa ibang bansa. Kailangan po mabigyan ng alternatibong trabaho. Ngayon po, gusto ko po talakayan yung native chicken production. Okay. Sa Pilipinas, bilang alternatibo, no, kasi nabanggit nga, ang problema ngayon ay livelihood. So kailangan pong mag-isip po tayo ano pa yung mga pwedeng gawin nang sa ganun ay makagkaroon po ng additional income. In fact, even in the church, we've been talking about teaching our members and our members, our brothers and sisters, to have at least 3 sources of income. Huwag lang po tayo magdepende sa isang income. If you are an employee of the government or a private company, kailangan pag-uwi, meron pa rin tayong pwedeng gawin na makagkaroon po tayo ng income. Maybe paggawa po ng longganisa, paggawa ng tusino, o di kaya yung mag-bake po tayo, o di kaya yung vegetable gardening, or even chicken raising. At kaya ito po yung isa, hog raising, na pwede nating gawin. Now, ang ating Philippine chicken, Philippine native chicken, ay common fowl found in the backyards of most rural households. Karamihan naman, whether you will go to Mindanao, Visayas, dito sa Luzon, marami pong native chicken. Pero ito po yung mixture ng different breeds. Kung minsan nga, ang hirap din i-identify. Meron tayong mga tinatawag na mga breeds locally. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga pictures. Pero kung minsan, nagkahalo-halo na rin. Mga Camarines, galing Mindanao, dinala rito sa Luzon, dinala sa Visayas, yung Darag sa Visayas, dinala rito sa Luzon. Pinaghalo-halo. Pero kahit paano naman, yung taste ay andun pa rin. Na yun naman ang gusto ng mga karamihang mga Pilipino. Ibang-iba lang din talaga ang lasa ng native chicken kumpara sa broiler na parang bulak.
pag hindi mo lalagyan ng seasoning yan, eh, hindi na masarap. Pero ang native chicken is very different. Yung flavor, yung lasa ay masarap talaga. Now, it is estimated that 54% or 54.74, pero ito ay 2001 pa, may binigay o statement ng UPLB na ang ating native chicken nga ay meron, ito ang composition, 54%. The rest ay mga broiler at mga layer and other improvements. Now, ang ginagawa, ito kasi ng mga native chicken ay free range type. Dapat let loose. Andiyan lang sila sa ating backyard. At kasi ang isang pinag-uusapan ngayon, alam naman natin sa negosyo, you buy low, sell high. So as much as possible, yung cost of production dapat mababa, but when you sell, it must be higher. It must be high para magkaroon tayo ng margin. Ngayon, sa native chicken, ito ang kabutihan kung maluwang yung area. Kasi the fact na ito ay kumakain ng iba't ibang mga pagkain gaya ng uod, seeds, grasses, and others na nakukuha nila libre. Bayabas, mga legumes like arachis pintoy, kinakain yan ng mga native chicken. At yung protina nila sa mga uod naman, bugs, and others na creeping. Pwede nilang kainin naman ngayon as sources of their nutrition. At itong native chicken naman ay parte na ng ating okasyon. At hindi lang naman sa karne, ano, pati yung itlog. Kasi sa ngayon, ang itlog ngayon ng native, pumapalo po ng 8 pesos hanggang 10 pesos each. Kaya maganda po na meron din tayong pangitlogin sa ating bakuran. Anyway, native chicken naman is dual, meat and for eggs. Pero meron tayong mga breeds ngayon na dumarating galing France, galing US, galing Australia, gaya ng Australorp, gaya ng DeKalb, yan yung mga bago ngayon na dumarating eh. Pero iba po ang presyo, mas mahal ang mga ngayon. At ang problema nga lang doon sa mga imported na mga chicken, mga improved breed ay medyo maselan sa sakit. Pero ang native breed natin, ay native chicken natin ay very resistant sa mga sakit. At ang karamihan sa mga Filipino, sa mga 5 to 100 heads eh, ang inaalagaan nila. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo itong figure na ito, itong slide na ito, na ang ating chicken raising sa inventory ng ating chicken sa buong bansa, pati yung growth rate niya. Ang tumaas lang talaga ay, ang nakita niyo po ay ang layer. No? Pero ang native at improved, pababa ang population, pababa ang growth, walang growth, even broiler. Pero ang layer, yung panitlugin, karamihan nito ay mga white. Yung binibili natin sa palengke, mga white breed yun. Pero yung mga native, madalang. Kasi unang-una, ito na yung source of protein ng ating mga kababayan sa mga barangay. At yun na ang naging sources nila. Pero pag ikaw ay nasa baking, like us, nasa baking business, eh, kami, umaabot kami ng more than 1,000 sa isang buwan, no? Ang aming nagagamit na itlog. Pero ito naman kasi ang karamihan lang, madalas na available sa ating bayan. Okay? Now, ipapakita ko po sa inyo yung mga breeds na native chicken found in the Philippines. Kung mapansin po nyo, itong nasa picture ay Banaba native chicken. Ito po ay nag-originate sa Batangas. At mga kanina, kung ikaw ay taga Mindanao, taga Region 3, kung makita po nyo yung mga native chicken na meron kayo, iba-iba na ang kulay. Mapansin nyo, merong Banaba, meron ding Bulinaw, galing doon ang Pangasinan. At meron din tayong Camarines native chicken sa Ilocano, Burik. Kay Camarines po yan, galing. At sa Bicol region. And then itong Darag, ito yung very popular sa Western Visayas, sa Iloilo. At meron din tayong mga ganito rito sa Luzon na. Kasi
transfer, bilido, dadalhin sa Luzon. Yung sa Luzon naman, dadalhin sa Mindanao o sa Visayas. So ganun na po ang nangyayari. Kaya pagtingin mo sa manok, kung hindi ka keen, hindi ka talaga observant, eh, hindi mo na mapan, hindi mo na alam kung ano talaga ang breed nun. Saan ba talaga galing? Okay? Pati yung whole one on, na native chicken, galing ito ng Mindanao, nakita nyo sa picture ay mahaba ang leg. Ito po yung resemblance po ito ng asil kasi yung asil from India, na actually ito yung aming isa sa aming breed na binibreed o pinaparami sa Department of Agriculture. Gusto namin mabigyan din ng mga poultry enthusiasts ng asil. Ito, galing India ito, very resistant sa sakit din kasi ang India naman, alam naman natin, very hot. So, tropical country, gaya sa Pilipinas, ay adaptable po itong breed na ito. Okay. Now, let's go to the characteristics of native chicken. So, sa live weight, mapansin po natin, karamihan, 1 to 2 kilograms ang naman yan. 1 to 2 kilograms. At yung laying age ay 5 to 6 months. Number of eggs produced per year ay 60 to 100. Ito yung parang normal in a year, but we can improve this. Kahit mapataas lang sana natin ng 130 to 200 no, per year, kaya-kaya naman. Kasi ang kailangan lang naman talaga is nutrition. Mamaya, i-explain po natin yan. Yung egg weight ay 40 to 45 grams, mas maliit, mas magaan kumpara doon sa mga white eggs na binibenta karamihan sa palengke. Maabot po kasi ng 65 grams yun eh. Pero itong mga native chicken natin, mas maliliit sila. Okay, sa stages of development, yung egg, yung itlog ano, na meron na ng ating native chicken ay pwedeng mag-hatch yan, 18 to 21 days. Yeah, so yun ang cycle. Pag lalagay mo sa incubator yung egg na yan, o di kaya ililimliman na, or brooding na ang tawag, para i-incubate, mauupo na yung inahen, umaabot siya ng 21 days bago mapisak. Okay, so in ang range, 18 to 21 days. At chicks go through brooding stage from first no? Hanggang sa 15th day. Ang ibig sabihin po ng brooding, dahil doon sa temperatura na kailangan i-maintain, dapat kasi pag first day pa lang, ay ang kanyang temperature na dapat i-maintain ay 32 degrees centigrade. Bubaba ba naman yan? Lumalamig habang tumatagal. So mamaya papakita ko po sa inyo yung figure regarding sa different stages. Pero importante po rito para mabuhay ang sisiu, kailangan ang brooding. Ibubrood whether yung natural or meron tayong brooder. I-explain ko rin po mamaya yung sa brooding, ibig sabihin yung temperature na kailangan i-maintain ay sa pamamagitan ng paglagay ng kerosene lamp or pwede rin bumbilya. Pwede rin po ang bumbilyang gamitin. But very practical, ang the most practical way is by the use of bulb. Yun po ang the best na practical talaga. Kasi saksak mo lang, sisindi na, meron na pong source of heat para sa mga maliliit. Okay? So from 21 to 45 days naman, ay hardening stage na ito. So, pag umabot na ng 3 weeks, start na. Para maging resistant siya, hardening stage, sinasanay mo na na maging matibay. Okay? And then, pati kasi sa harsh environment, ang karamihan kasi mortality, o namamatay yung mga sisiu, pag maliliit pa, tapos nauulan sila, hindi pa mabigyan ng tamang nutrition, kanya-kanya yung mga chicks, kanya-kanyang pulot, kanya-kanyang kuha ng pagkain doon sa environment, kung naulanan na, kahit na tumatakbo yan kasamang inahin, pero iba pa rin yung talagang merong ready source na naka-confine lang muna sila pag sila ay maliliit. Yan po yung isang problema sa poultry raising sa ngayon. Kung traditional ay malaki ang mortality, mataas ang mortality rate, marami ang namamatay. Okay? At ang ating manok naman na pag umabot na sa 100 to 120 days ay mature na yan at pwede na pong katayin. Pero gusto ko pong i-emphasize na pag inabot na ng 5 to 6 months
ay pwede na pong mangitlog. Pero kung kakatayin po natin para mas malambot ng konti, eh, kahit na huwag pong paabutin ng 5 months na, kahit na 4 and a half. 4 months, 3 and a half. Depende po sa nutrition kasi ito. Kung talagang, yung mga nag-negosyo kasi ng native chicken na pangkarne, ay talagang binobomba nila yan ng pagkain para maging mataba, para maging juicy, para masarap. At kasi pag ang mga muscles ng manok na nakakatayan ay maliliit, kumbaga manipis, hindi po masarap yon. Hindi po malalasahan yung talagang flavor ng native chicken. Okay? Dito po sa improved management practices, ang importante po kasi rito ay yung housing. Lalong-lalo na pag nagkaroon po ng hatching o nakisa na, ay umabot po rainy season. Umabot ng November halimbawa. November, grabe ang ulan na po dyan. December hanggang January. Kailangan po ang housing. Karamihan, pag mapansin po nyo, yung mga nasa bundok, ay kumisa na doon lang sa ila no sa mangga, wala pong proper housing, kaya po mataas ang mortality rate at yung pong susceptibility sa mga sakit ay andun din, mataas din. Kaya maganda po sana na kung tayo po ay mag-venture ng native chicken, tingnan po natin kahit naman low cost lang yung ating housing, hindi naman kailangan concrete, pero sa amin po kasi sa Department of Agriculture, alam niyo naman, meron namang pondo, kaya concrete po ang amin. Tubo, concrete, yero, medyo mataas, medyo safe talaga. Pero hindi naman kailangan ganun. Kailangan, pwede rin mga locos gaya ng bamboo, at yung kugon, nipa, pwede pong gamitin ang mga yon. At pati yung feeding trough, pati yung feeder, yung pakainan, ay pwede pong bamboo. Hindi naman po kailangan plastic pa. Although mamaya may papakita ko sa inyo na pwede pong mabili. Kung meron po tayong pera naman na kung gusto nating tumagal, ay pwede po tayong bumili ng ganun. At we use also wireless net para sa protection. At mamaya ipapakita ko po yung mga examples. Ang importante mo kasi rito ay yung free access to natural food. At dadagdagan na lang po natin, supplementation na lang po ang ating gagawin. Kung meron pong area na medyo maluwang, ay maganda po yun. Ang ganda nga po sana kung ang ating panahon ay panahon ni Adam at saka ni Eva, na marami pa pong mga maluwang ang area talaga, unlimited. Pero ngayon po ay limited na because of the population that we have. With 109 million Filipinos nationwide, talagang kukunti po at ang ating area na palitan ng paliit. But we can do something about it para matuloy po ang ating native chicken venture of business. Okay. Doon po sa housing, sabi ko nga po kanina, para maprotektahan po ang ating mga manok from adverse climatic conditions, very hot, very wet, or may typhoon, ito po yung ating protection. Kasi without experience in the farm, namamatayan kami ng mga manok. Kahit maganda ng aming housing, namamatayan pa rin dahil pag napakalakas ng bagyo, syempre, apektado po ang lahat. Pero kahit paano naman ay may naiiwan. May mga mortality pero marami namang nakaka-survive dahil nga doon sa naibigay nating mga housing. Okay. Comfort for the animals, of course, kailangan din po yan to ensure easy and economic operation. Pati yung effectiveness in disease control measures. To ensure proper supervision. Pag meron po kasing house, at nai-grupo natin, alam natin, nabibilang natin, may inventory tayo, nakikita natin kung ano yung mga may problemang hayop at meron po tayong pagkakataon na ma-isolate sila. So in veterinary medicine, ito po yung isang ating tinitingnan, syempre yung mga apektado na manok, yung mga may sakit, ihiwalayin mo sila. Para rin hospital yan. I-isolate mo sila
in a place, in a pen, doon lang yung mga may sakit. At yung mga healthy ones ay nasa regular na mga pens nila. Importante po ito. Kailangan po tayong merong isolation pen. Now, in the picture, mapansin po nyo na itong mga manok ito, ito yung mga layer. Ito yung mga bago ngayon na mga manok na in-import at nag-breed na rin po ang mga Filipino sa ngayon, sa ganitong klase. At kahit sa DA, sa amin, meron din po kaming mga ganito. Now, you can just observe na yung mga housing nila doon na hindi naman mga concrete. These are houses of the chickens na low cost. So, mapansin po nyo. Pero comfortable sila. Maganda sana kung sa Mindanao area ay ganito po ang kanilang kasi wala naman po silang bagyo. Eh kung sa atin, sa lalo sa amin, sa Region 2, eh medyo mag-isip-isip ka rin, paminsan-minsan, kung gusto mong mas matibay, magkaroon lang ng reinforcement siguro. At in this particular housing, pwede po natin i-adapt ito, provided na i-strengthen lang natin yung mga trusses para President, nawala po kayo. Nawala po ba? Apo, President. Gano'n nakatagal na nawala? Seconds lang naman, President. Seconds lang. So, okay na to? Apo, apo. Yung sabi niyong ideal na lugar sa Mindanao, yun yung doon kayo na-ispa. Okay. Sa Mindanao po, ito, ganitong mga housing, maganda po ito sa Mindanao kasi hindi po sinabi na bagyuron. Ngayon, sa atin sa Luzon, kasi palagi tayong binabagyo, including Visayas, ay siguro pwede mong ibaba ng konti. Ibaba ng konti para para lakasin pa yung mga trusses, mga kahoy, kung kahoy man ating gagamitin, para mas matibay. Para kahit may bagyo, ako nga, kahit yung kugon lang ang lumipad, huwag lang naman sana yung mga malalaking kahoy na dun sa loob. Mga trusses yan, mga poste niya. Pwede po natin ibaba yan kasi malamig na yan. Malamig na. Okay? So, sa liter material, ibig sabihin yung kung inaapakan nila, pwede po tayong gumamit ng rice hull. Pero depende po yan kung sa region to, marami po kaming rice hull dito sa region to kasi number 2 kami sa palay production. Sa region 3, marami rin. Number 1 sila sa palay production, marami po silang rice hull doon. Pwede pong gamitin ito, pero pwede rin pong pwede po rin pong gumamit ng rice straw. Eh kung corn naman ang marami, yung pong mga peelings ng mais. O tinatawag po natin, o pwede rin pong gamitin yung rice ay yung corn stover. Basta importante, meron lang pong protection para hindi po basa-basa doon sa loob. Para maiwasan yung basa. Na ito pa nga ang breeding ground for bacterial production or multiplication, viruses and others. Pati fungi, dito rin po. Pag halimbawa basa-basa doon sa loob, problema rin po yan. Okay? So, ito po yung mga things to consider and the basic equipment and accessories in poultry house. Ang ating pong space ay dapat minimum 1 square meter per head. Minimum of 1 square meter per head. Kung mas maluwang, mas maganda. Kasi mas marami silang pagkukunan ng pagkain. Kaya nga, ang protein source ng mga native chicken ay karamihan mga uod, bats, at lamok. Kinakain din po nila yan. Source of protein nila. And then, pero pag pinakain po natin kasi ng mais, darat, meron din po kasi mga protein yan. Meron din po mga protein ang mga forages, iba't ibang tanim, malunggay, ipil-ipil, pwede po nilang i-consume yun. Mamaya, papakita ko po yung mga ilang mga plants na pwede po nating ipakain sa native chicken. Okay? Now, kailangan din ng fencing, kailangan na drinker, feeder, brooding pens, at saka laying nest. Ngayon po, ay tatalakayin na natin yung selection ng stock. Paano tayo mag-select?
Ano po ang ating mga primary considerations? So to raise productive chickens, syempre, ang ating mga inahin na pipiliin ay healthy at kung meron tayong history taking, yan ba, maganda ba ang laying? Okay ba ang laying behavior ng hayop na yan? Pag nanginitlog ba yan, talagang meron siyang brooding instinct. Pero kasi mga karamihan kasi ngayon mga ini-import natin, walang brooding instinct. Ibig sabihin, hindi sitter, hindi umuupo para incubate niya ang kanyang sisiw. Kaya, ay incubate niya ang kanyang itlog. Kaya ang ginagawa po ngayon ay President, nawala ka ulit. Matagal po ba? Nawala. Baka second. Aha. Yung breeding chicken kayo doon nawala, President. Saan? Sa selection? Apo, apo. Okay, sa selection of hens, yung mga inahin, dapat healthy. At as much possible, walang abnormalities sa mata. Walang abnormalities doon sa paa. Hindi pilay, hindi bulag ang isa. Kasi inheritable yun eh. Lalo na pag natural, na talagang bulag siya. Meron din kasing mga deformities na sa hayop na talagang heritable, na inherit. Kung may papasa yun sa succeeding generation. Kaya mili pa lang, tinanong natin yung healthy, yung talong, okay ba? Sa mga lalaki, meron din kasing implication. Yung bang big niya ay normal. Ang problema ngayon, pag hindi natin alam ang normal na big, big ibig sabihin yung tuka. Okay? Makaka-affect din kasi sa pagkain. Kung halimbawa may mga deformities sa tuka. Okay, yung roosters naman, yung lalaki, aggressive dapat, healthy. Alam niyo po, brothers and sisters, sa mga ibinibigay namin na mga hayop, sa Department of Agriculture kasi, we provide chicken as inputs for production. Ibinibigay po namin yan sa mga qualified na mga magsasaka, lalo na yung mga tinatamaan ng bagyo, ganyan. Yun po ang aming ginagawa. Now, nakita po namin doon sa aming mga pagbibigay po namin ng mga stocks. Although ito po yung aming pinipili na yung mga ibinibigay sa kanila. Kaya lang, kung minsan, may mga hindi maiwasan din. Hindi lamang sa chicken, pati yung mga kambing at tupa na aming ibinibigay din. Yung mga hindi ba sumasampa, gano'n. May mga ganun kasi mga behavior din ng may mga characteristics din na ganun. Mahinang sumampa. Kailangan ang rooster, ang lalaki, kailangan aggressive, healthy. At kung meron siyang history na fast grower at saka high egg producer, yung kanyang lahi, maganda. Yun po ang ating mga kuha. Okay? So at the age of 20 weeks, okay, 5 months, 6 months, 7 months, okay na po yun. Pwede na pong kumasta. At ang ratio ay 5 to 10 hens per rooster. Pag more than that, maapektuhan po yung fertility rate. Kailangan, pag 10 na o 9, ang maganda ang sa amin, sa DA, ang pagbibigay namin is 1:9. One rooster, 9 hens. Now, kung 5 ang or 7 ganyan, mas mataas ang fertility. Yung eggs ay fertile for incubation. Yung chance na fertile siya ay mataas pag mas maliit ang hens. Pag umaabot kasi ng 15 hens per rooster, yung chance ay mas mababa na ma-hatch yung ating mga itlog. Baka mamaya, sayang, kadalhin mo doon sa incubator, yun pala, bugok na. Di kaya hindi naman napisa dahil
hindi mapisa-pisa dahil hindi naman pala 13. Okay. Now, ang ating native hens starts laying eggs between 18 to 20 weeks of age. At ang ating pwede pong for a start, pag tayo po ay may baki sa Ilocano, yung pang pag-anuhan ng mga inahin, pangingitlogan nila, pwede po tayo maglagay doon ng banana leaves o di kaya hay, rice hay, or sack to serve as nests to layers. At saka ma-minimize din yung pagkabitak ng mga itlog. At syempre, palagi natin lilinisan for at saka protection ito kasi sa mga itlog at saka sa inahin din. Okay? Ang sabi ko kanina, ang native hen lay about 40 to 60 eggs under the traditional way, pero pwede natin pataasin yan ng 120 to 200 eggs per year, depende sa nutrition. Kasi ang productivity kasi ng ating pag-aalaga ay nagdidepende yan sa nutrition na malaki. 70% ang attribution ng good nutrition. Pag palpak ka sa nutrition, ay wala. Baka kung wala ka pang maluwang na area na pagkakainan ng mga native chicken ay hindi ka kikita. Kumbaga, yung investment mo doon lang sa manok pero kung yung offspring, yung mga may pupudos mong mga chicks ay konti dahil doon sa nagkukulang ka ng pakain. Mamaya, explain ko po ng gusto yan. Okay. Itong mga range chicken natin, ay kailangang maluwang ang area nga. Kaya tinawag na range. Kung mapansin po nyo, yung kinakainan nila, may mga dahon, okay? Green. Different legumes, halo-halo na ito. May mga worms sa ibaba, sa ilalim, may mga bugs and other insects na source of protein nila. But meron ding mga protein kasi ang mga legumes. Ano? Yung legumes ay hindi sabihin, yung mga nakikita natin na may mga bulaklak gaya ng Arapis pintoy. Pwede rin po yung ipil-ipil at saka yung malunggay. Meron din pong duckweed. Napakita ko po yung duckweed at saka yung azolla. Pwede po natin i-produce yan kasi napakataas ang protein content. Okay, ito po yung pinakita ko kanina na pwede po natin gamitin, bamboo. Okay, we also use nets. Nabibili naman po dyan sa palengke. At kung gusto po natin yung mas matinding protection, pwede tayong gumamit ng mga mesh wire o di kaya cyclone wire. Pero itong mga to, okay. Nawala so, yung po. Nawala. Saan na ako? Doon sa bakod. Bakod, ito. Cyclone wire. Okay. Marami po. Okay, wire. Ito, dito po sa S wire. Maraming mga klase na pabakod. Mayroon tayo yung green. Ito yung mas popular yung green. Mas popular yun. Depende kasi sa budget din. Alin ang gusto mong material. Na alam naman natin pag medyo makapal yan, tatanggal yan. Pag kumpara sa plastic, mas maano ng plastic. Pero tumatagal din naman ang plastic. Pero kung gusto mo mas matibay, kung yield the money, why not? Okay lang naman na yung mga metal type o di kayo mga panagagabitin natin. Pwede po. Mga wire. Okay. Sa feeding trough, pwede po ang mga bamboo. Okay. Kaya binigyan natin ang emphasis ito kasi kaysa naman bibili ka ng mga plastic gaya nito, ito mas ano lang, mas matibay nga lang ito. Kasi plastic na at yung access ay lalo na kung marami kang ganito naman, mas matagal lang ang shelf life.
ang yung tagal ng ating material na ginagamit. Okay? At yung mga nipples ngayon, maraming mga nabibili na ganito eh. Nipple drinkers. Kakabit mo lang sa hose yan. Ay, pwede pong meron na mga specialist. Yung mga nagbebenta kasi ng ganito, papagawa mo lang naman sa kanila. Okay, kaya ipapakita lang sa'yo kung paano ikabit. So ito yung mga ganito ay useful na, lalong-lalo na sa mga maliliit at saka sa mga nasa house na, para hindi masyadong problema yung quality ng tubig na ipapainom natin. Okay? And then, ito pwede kasi ikabit sa mga mga plastic containers. Magiging innovative lang yung tao. Pag meron ka ng ganyan, para palaging fresh ang iinumin ng mga hayop, yung mga manok natin. Okay? Now, punta lang tayo dun sa incubation. Ito kasi critical ang incubation, kasi pag dito ka pumalpak, hindi dadami ang mga manok mo. So, normally, pag native chicken, umabot po yan ng 40 to 50 grams per egg. At ovoid yung shape. Ngayon, kung nangingitlog na yung manok, dapat i-store natin yan. Kung halimbawa, gusto natin doon sa incubator na, hindi na doon sa normal seating. Kasi pag native chicken naman yan, umuupo eh. Para sa brooding, para ma-incubate niya. Pero kung gusto natin mas marami ang maitlog ng hayop, you may use incubator. Ngayon, ang mga incubator, maabot ang mga 9,000. Depende sa dami, 9,000 up to 30,000. Kung gusto natin talaga mag-negosyo na sa native chicken, we might as well buy incubators na. Kasi ang kagandahan ng mga incubator, kasi artificial na yan eh, mas mapaparami mo ang itlog nung inahin, kasi hindi na niya isipin na yung instinct niya na magbubrood siya o mag-i-incubate siya, mauupo siya, ay mawawala na yon. Ang ibig sabihin nun, pag ang kanyang focus, wala na lang itlog siya, wala na ba na itlog ko, mainganyo siyang mangitlog ulit. Kaya mainganyo mo siyang mangitlog at mangitlog para mapaabot mo siya ng hanggang 200 or even more per year. 200x or even more per year. So, yun pong ating intention dyan. Kaya maganda na meron tayong incubator. Ngayon, kung halimbawa, lilima yung isang inahin, ang kanyang itlog, dahil sa poor ang nutrition, tapos yung isa naman ay 8, pwede mo namang kurin na yun at i-store mo sa isang dry place, and you have to wait until 10 days or even earlier. At kapag sabay-sabay mo nang ilagay sa incubator, kailangan yung incubator. Kaya one time na ilagay mo doon sa incubator na mapuno mo yon, na yung mga itlog ay galing sa iba't ibang hen. Pwede pong gawin yon, no? Na sistema. At ang kagandahan ay malalaman mo sabay-sabay na mangingit na magpipisa, dahil 21 days naman ang incubation period. Pag sabay-sabay mo yan, maganda nakagrupo siya. At another setting na naman, yung hindi na naman yung ipanginahin, may itlog na naman, you have to wait na mapuno mo na naman yun after nung hatching ng mga chicks. Ng itlog, sa itlog at meron ka ng chicks. Now, for natural incubation kasi, it's at about 10 to 12 eggs under one hen. Small number of eggs from different hens can be collected and set up under one broody hen kung wala tayong incubator. This will prevent the onset of broodiness on the other laying hens. Okay? Kung kukunti lang naman, di isang hen na lang, para yung iba, wala nang uupuan para magpugos na naman sila ng itlog. Okay. If a bigger number of eggs are to be hatched, use incubators to artificially hatch them. Broodiness is the hen's instinct to sit on the eggs for incubation. Okay. At
meron ding ano eh, meron din pamamaraan para yung broodiness, yung pang instinct na yung hayop ay magbubrood siya. Eh, ang importante lang naman dyan, sabi nga rito, break this period by confining the brood hens individually for 5 days in cages located in a well-lighted and well-ventilated area. For a start, kung gusto natin talagang naingganyo yung hayop na mangitlog ng mangitlog. So yung natural method, na-explain ko na kanina ito, no? Na ito yung instinct ka ng hayop, natural method ito. At gusto lang natin ma-ensure na ating mga itlog ay mapisa. So either way, natural brooding or artificial brooding using an incubator. Okay. So kanina nabanggit ko regarding dun sa pag ang isang hayop na ay yung mga chicks na ay na-hatch. Pag after hatching kasi ang temperature na kailangan i-maintain ay 32 degrees centigrade. Bababa yan pag umabot na sa 3 days, pwede nang maging 31 or 29 pag lumalaki na siya. Basta ang importante rito ay ang isipin natin pag halimbawa 25 watts yung bulb, good for 25 chicks. Yung po yung rule. So kung 50 yung newly hatch, ang gamitin natin dalawang 25 watts. At iiwalay natin. Ngayon malalaman mo na ang needed heat ay suficiente, yung bulb, yung binubundos na bulb ay suficiente kung sila ay hindi nagkumpul-kumpul. Kung sila ay scattered doon sa box o doon sa pen na ginawa natin. Pag scattered sila, ibig sabihin normal ang kanilang temperature na nararamdaman. Pero pag yan ay nagkumpul-kumpul, ibig sabihin malamig. Pero pag sila naman ay nasa gilid yun ang gusto, ibig sabihin, napakainit naman masyado. Eh, pag napakainit naman masyado, eh, problema rin po yun. Pag nagkumpul-kumpul naman, yung kanilang kinain na energy, ay gagamitin nila yun for body maintenance na para taba sana, ay hindi na. So, ang point ko po rito, brothers and sisters, ay ibigay mo yung tamang temperature, lang sa ganun, yung kinain nila ay napunta sa muscle development. Hindi doon sa maintenance ng temperature, ng body temperature nila. Okay? Now, ito po yung example ng brooding house. Pwede po tayong gumawa ng mga brooding, in a brooding house, ito yung mga pwede nating gawin, no? Using bulb. Sa kabila po, yung kabilang picture, mapansin po nyo, ano to, mga kuman naman, pato ito. Pato. Pero kailangan pa rin ng brooder. Eh. Pag kahit na pato yan, 1, 2, 3 days, 5 days, gusto natin na mataas ang survivability, maglagay po tayo ng brooder o ng heater. Okay? So we have natural, artificial. Ito po yung number of days with the corresponding temperature to maintain. Pag zero, day zero or day one, 32 degrees centigrade. Pag day three na, 31 degrees centigrade. Pag 7 days na yung chick ay 30 degrees centigrade. Pag 14, 2 weeks na, 29 degrees centigrade. Pag 21 days or 7 weeks, 3 weeks, ay 27 degrees centigrade. Mapansin po nyo, doon sa mga tinatawag po nating broiler production. In contrast, ang optimum temperature to maintain is 29 degrees centigrade. Ang ibig sabihin, ang 29 degrees centigrade, hindi na mainit yan. Pero yan ay i-maintain natin na huwag naman sanang bumaba ng 16 degrees centigrade or 18. Kaya pag sa, during
December, January, napakalamig dyan, eh, magdagdag po tayo ng heating using bulb para ma-maintain po na sana 29 degrees centigrade in 14 days old na the chicks. Okay? Now, doon po sa nutritional management, brothers and sisters, importante po kasi rito sa nutrition. Ang sinabi ko kanina ay 70% ang attribution ng nutrition sa total productivity ng hayop. Kahit na napakaganda ang iyong breed, sabihin natin nag-infuse ka ng parawakan, nag-infuse ka ng asin doon sa mga native chicken mo just to improve the breed. Kung hindi naman maayos ang nutrition mo, ay wala rin. Hindi ka rin kikita. Hindi rin lalago ang negosyo. Okay, so basic nutritional requirements of poultry, syempre. President, nawala ka ulit. Nawala ka, President. Doon sa basic nutritional requirements. Okay, okay. Sige, sa basic nutritional requirements of poultry. Ito po yung isa na nanineglect ng iba ng mga poultry raisers. Tubig. Ang tubig po ay napaka-importante. Mawala ng tubig ay yung pong digestibility, yung digestion in the digestive system ay medyo mahina kung walang tubig. So importante ito, kung nauuhaw na yung ayon, yung hayop, nauuhaw na, kailangan available palagi ang tubig. Kaya in a farm, ito yung isang basic, no? In a farm, ito ang basic na dapat isaalang-alang. Huwag na huwag mong hahayaan na walang tubig doon sa house. Meron dapat yan. Okay, at isa pa, maging maingat din tayo. Baka mamaya pinagkukunan natin ng tubig ay may toxic substances. Baka naman sa ilog, baka naman sa kanal, galing sa irrigation. Ay, huwag po natin gagawin yon. As much as possible, doon sana sa fresh, doon sa well, yung tubig. Doon po sana dapat manggaling. Huwag doon sa mga irrigation. Alam niyo po kayo sa irrigation canals, eh, ang dami po mga insecticide, pesticide, na andyan yan. Kaya naka-apekto pa rin po ito. Doon sa digestion, naka-apekto yan. And even to other vital organs of the hayop, of the chicken. Doon sa carbohydrates, alam niyo po, ang carbohydrates, tayo naman, no? Kumakain tayo ng kanin, kumakain tayo ng maize, ng kamote. Ito yung mga sources na kahit sa kanila ay pwede rin ipakain. Very basic naman yun, ano? Na ang ating carbohydrate source ay mais. Basically, mais ang number one. Eh. May sorghum, may mais, may bean leaf. Pwede pong gamitin as sources of energy. And then fats, nakukuha naman yung fats. Kahit naman sa mga mais, meron ding fat yan. Soya, may fat din. Ayan, corn oil, canola oil. Pero sa pag-formulate kasi, pag mag-formulate na tayo, maglalagay po tayo ng mantika, even vegetable oil. Kailangan din po kasi yan para a source of energy pa rin naman. Okay? Para sa, kasi sa food formulation, ginagamit po ang oil. Coconut oil. Yan po yung mga ginagamit. Then, doon sa mga sa protein naman, nabanggit ko na kanina, mga brothers and sisters, ano, na ang usual na source ng protein ng mga native chicken ay mga uod, mga insekto na nakukuha nila doon sa field. At additional na lang, yung kakainin nilang mga legumes, mga ipil-ipil, malunggay. President, nawala ka. Yeah. Yeah, nawala ka. Sa may protein na tayo, yung malunggay. Additional. Malunggay, oo. Ang ginagawa po sa malunggay ay chinachap
Yung iba, inihalo na lang sa mais, sa binlit, sa kanin, natira. Okay lang din po 'yon. Basta yung tirang kanin ay hindi pa ano tinatamaan ng molds o wala pang molds. Pwede po natin ipakain 'yan. Yung pong kasing balunggay, base po doon sa aming analysis, maabot po yan ng 21% ang crude protein. Ang ibig sabihin, aside from the vitamins and minerals present doon sa balunggay, mataas din ang protina niya. Actually, kahit kamote, alam niyo pong brothers and sisters, sa laboratory, tinest namin yan eh. Ang kamoteng lanot, yung kamoteng lanot umaabot siya ng 29% crude protein content. Mas mataas pa siya yan kaysa sa ipil-ipil. Kaya kung meron tayong makamote, President, nawala ka. President? Nawala kayo, President? President, nawala ka. Nawala po kayo. Doon sa kamote kayo. Kamoteng lamon. Okay. So, yung kamoteng lanot. Kamoteng lanot sa Ilocano, Brother Joel, ano? Pero, baging. Karamihan. Kamoteng ba, ano? Pati yung kamoteng kahoy, tinas din namin yun eh. Ang protein content na kamoteng kahoy, maabot ng 31%. Basta kamote. Oh, matataas ang protina. Kaya pwede po yan i-chop-chop at ihalo sa pagkain ng native chicken. Kung marami po tayo niyan, haluan na lamang natin ng darak at mais. Pwede pong ipakain niyan. Mamaya, magpapakita po ako ng formulation kung paano po tayo gumawa ng feeds. Depende sa availability of feedstock in your area. Pero itong ipapakita ko ay sample lang. Okay. So, alam naman natin, it's basic na kailangan natin protein na for muscular development, sa skin, sa feathers, sa beak. Ayan. At yan po ay sa egg production din. Kailangan din ng protein. Eh kung mahina ang protein mo, eh mahina rin ang food, ang egg production. Okay? Sa minerals naman ay kailangan natin ng yung mga may mga micro kasi tsaka macro tsaka micro eh. Pag sinabi nating macro, ito yung mga malalaking components na minerals na kailangan natin gaya ng calcium at tsaka phosphorus. Ang calcium at tsaka phosphorus for bone development. Kailangan din ng ibang tissues, parte ng katawan ang calcium, even phosphorus. Ito palaging nagko-combine eh. Ang calcium at tsaka phosphorus kasi ang major minerals present in bones at even in bone development. Kailangan ng calcium at saka phosphorus. Pag may ala kang pag imbalance yan ay hindi rin masyadong lumalaki ang mga hayop. And then chlorine at saka magnesium, sodium and potassium. Kaya naglalagay din tayo ng asin sa ating food formulation, sa feed formulation and even potassium. Meron din kasing mga nabibili rin na mga vitamin and mineral premix na inihalo sa ating mixture. Inihalo natin sa gusto nating i-formulate na feeds. Marami po yung available na ganyan sa mga veterinary store. Yung tinatawag po natin vitamin and mineral premix ay always available ngayon. Nung ako po ay ahente, 1994, 1995 ito po ang aking pinupush. May drug pusher. Ano po yan? Veterinary drug. Na pagbebenta. Para sa mga malaking farm in Bulacan. Yan po ang aking trabaho. Kaya I advise na nagkaroon din tayo ng sariling feed formulation. Very simple. Very simple lang. Hindi kailangan ang highly technical na advice. Very simple. Mamaya, magpapakita po ako ng example ng feed formulation. Okay? Next is yung mga micro, copper, iodine, iron. Kaya nga, ang ating mga native chicken ay kumakain dun sa mga lupa. Naghahanap ng
ng mga uod sa lupa, pati iron na rin, nakukuha na rin. Kung merong available ng manganese, pero ang mga minerals kasi ay nakukuha yan sa mga plants. Karamihan. Now, sa vitamins naman, kailangan pa rin ng vitamin A, D, E, and even K. Nagbibigay din tayo ng vitamin C for and B vitamins for immune system development or immune system enhancement para matibay ang resistensya ng mga chicken natin. Okay. B complex para gumana po ang pagkain. Parehas po yung ating iniisip sa mga anak natin. Pinapainom natin ng vitamin B complex. Totoo po yun. Even in animals, ginagawa rin po natin yan. Kaya parehas po yung principle. Kung minsan nga, mga brothers and sisters, may mga gamot sa hayop, ay sa tao, ano? Kasi may mga drugstore na generic, murah. Dahil sa kanilang bulk production, ay mura ang kanilang bentahan. Ngayon, kung minsan, ay gumagamit din ako ng mga for human. Depende kasi yan sa concentration. Pag binabasa ng veterinaryo, yung availability, yung concentration ng drug in human, na yan naman ay parehas doon sa drugs being used for animals. Basta ang computation lang namin ay yung sa concentration. Pwede pong gamitin. Lalo na kung medyo mahirap, walang veterinary drug store doon sa area, ay pwede po tayong gumamit ng mga vitamins and minerals na ipinapainom sa tao. Okay, ang tawag po namin sa veterinary medicine ay extra label. Extra label ang tawag. Okay. Now, sa feeding management, sabi ko kanina, proper nutrition is essential in keeping the birds healthy and productive. Okay, and let the bird loose in range to allow them access to natural food, worms, grains, seeds, insects, greens, and other sources. And then give supplement feeds to the birds during summer months when the rains is scarce, parang spelling, and also during inclement weather, hindi maganda ang weather condition. And then practice supplementation. Now, pag halimbawa maluwang ang area at andun na yung mga hayop, nag-hunt, then naghahanap na nga ng pagkain, and then pagbalik nila sa ating puluhan, ay kailangan magbigay ka pa rin ng supplementation. Ano po ang indication nito? Ano po ang advantage? Yung pong tinatawag na homing instinct. Homing instinct. Instinct na kailangan bumalik ka sa bahay. Ngayon, pag palagi mong pinapakain ng hapon, madidevelop yung homing instinct na uuwi yan pag hapon. Kasi ang isipin niya, may pagkain dun sa aming sa aming bahay. Oh, may pagkain. Kaya yan. Pag ganun ating ginagawa, hindi po mapupunta ang ating mga manok sa ating kapitbahay. Kasi ang ating kapitbahay, karamihan, pag walang manok, yung ating kapitbahay, ay nagiging manok niya yung ating manok. Kaya i-check po natin yun. Kailangan yung pagbibigyan ng supplement. Ibig sabihin, magpapakain ka lang. Binlid, mais, yung finormulate natin para babalik siya tuwing hapon. At hindi siya pupunta sa punong kahoy ng ating kapitbahay. Okay. Ito nabanggit ko nila, homing instinct. Yung pong may red. Free ray, ano tawag dito. In the afternoon para ma-develop na yung farming stick niya. Palagi po natin i-practice yan. And then, ito po yung isang dapat kong i-emphasize. Itong commercial feeds can be given, sabi rito, if local feeds are scarce and not available. However, this is not economical because the birds are not as efficient as commercial poultry. Now, bakit ganito? Pag palagi kasing commercial feeds ang ipapakain mo araw-araw, hanggang sa sila ay mangitlog, malulugi ka. Hindi kasi ka-efisyente gaya ng mga broiler
na pag pinakain mo yung broiler, pinakain mo yung gusto, ad libitum, ang ibig sabihin hanggang sa kaya niya, even at night, kakain ng mga yan, ay hindi po ganun ang mga native chicken natin. Ang mga broiler, kakain niyan, pero at the age of 28 days hanggang 35 days, umaabot na ng 1.3 hanggang 1.5 ang kilos. Pag pinabot mo pa yan ng 40 days, aabot na yan ng 2 kilos. Pag broiler at commercial feeds ang ipapakain mo. Pero pag native chicken ay huwag ganon kasi malulugi ka. Kailangan gumawa ka ng mga low cost na feed formulation. At mamaya, magpapakita po ako sa inyo. Now, again, provide clean and water to the birds every day. Bamboo poles split in half can be used as feeders. And then, since meron tayo mga commercially available na feeders and waters, pwede po natin gamitin yan. Pero bako nga, ang bamboo po ay pwede po natin gamitin as a feeder. Now, feed given to chickens vary with its age or stage of growth. Pag ang ating pong chick booster, ito, base po ito sa Bureau of Animal Industry Advice. Dito po rin po ang aming basis sa feed formulation. Pag chick booster yan, pag maliliit, ang crude protein content, na yan ang pinag-uusapan palagi. Ano, maganda ba ang klase ng feeds mo? Pag tinanong ka, maganda ba ang klase ng feeds mo? Oo. Eh, dapat, pag sinabi mo oo, eh, chick booster, ano bang feeds na binapal na chick booster? Kailangan ang CP content niya o ang crude protein content niya umabot ng 21.5. Pag sinabi mo ang aking chick booster ay ang crude protein content ay 15%, hindi magandang quality yun. Kasi yan ang binibili. Yan ang precious sa feed formulation, ang crude protein. Yan po yung chick booster. Pag chick starter naman ay 20% and then layer naman ay 16%. Meron po kasi mga sa feed formulation kasi meron pong mga steps yan. Sa every feed stuff, like corn. Ang corn ay ang kanyang crude protein content ay 8%. Pag soybean meal ay nasa 43%. Pag itong tinatawag nating fish meal ay maabot ko ng 63%. Mataas yan, pero napakamahal naman syempre kasi mataas ang protein content. Ang darak naman ay 12% only. But if you are going to use other resources like itong ipil-ipil o di kaya malunggay, ay makatipid po tayo kasi mataas din naman ang protina niya. And even kamote na nabanggit ko na po kanina, pwede pong gamitin ang mga yun para hindi ka magagastosan ng gusto. Okay? So, yun po ang primary consideration po natin. Yung gasing gastos ng ating production, kung mataas masyado, ay hindi ka kikita. Okay. Now, ang ating pong chicken ngayon ay maabot ng 350 pesos. In our place, 350 pesos per head. Yan po ang presyo. At sa ibang lugar, I don't know, in Visayas and Mindanao, pero yung kasi mga bago ngayon na breed, dahil doon sa imported nga ang mga ito, at although binibreed na rito, pero ang mamahal ng kanilang mga bentahan. Like for example, ang Australorp ay umaabot ng mga 2,000 head, 2,000 pesos per chick. 3 days pa lang, 7 days pa lang, 2,000 na. Yung decalb naman, yung decalb na pinakita ko kanina na medyo matataba, na kulay brown, ay umaabot po ng yung mga pullet, yung mga at least ready to lay na, ay 450 pesos per head. Pero yung ating native chicken ay 350 pesos. Nasa garansya ng 300 to 350. Okay. Now, doon sa farmer's practice, balik po tayo rito, sa farmer's practice, they let newly hatched chick find their own food. Ito po yung instinct ng mga maliliit. Siyempre, gusto mabuhay ng maliit, kailangan maghanap siya ng pagkain niya. At tumuturong na lang inahin para yung mga worm na nakita niya, ibibigay niya sa kanyang mga chicks.
Pero isipin po natin, gaya ng nabanggit ko kanina, explanation ko, na ang chick need, chick needs at least 21% crude protein to grow faster, ready in a free-range area. And then, hen extends more time to recover before starting another cycle kung very poor ang nutrition. Even both ito for the chicks and for the hens. Okay? So, ako nga, very critical, very important ang nutrition. So, what are we going to do? Feed commercial chick booster ration containing 21% that protein to the chicks to give them an early start for an early start. Pero pag malaki na, ay huwag lang mga commercial feeds. So, mag-parbrate na po tayo. This practice usually extends for about 30 days. Now, binanggit lang dito na feed commercial chick booster dahil doon sa baka nahihirapan yung mga grazers na mag-formulate ng chick booster. Pero kung kaya mong mag-formulate ng chick booster, sa i-explain ko mamaya, ay huwag ka nang bumili ng chick booster. Kasi lalo na native chicken naman ang ating inaalaga. Okay. So, the reason behind the practice of feeding high quality ration, ito, pansin po niyo ito, na para makarecover earlier ang ating mga inahin for the next laying cycle. Para mangitog na naman muli. At ang ating in-expect ay 5 to 6 times a year dapat ang laying. 5 to 6 times para ma-maximize yung gamit o di kaya yung productivity ng hayop. Kasi the moment kasi na napabaya mo ang nutrition ng hayop, eh baka mamaya 4 times lang. Eh sayang naman yung productivity, tumatanda na yung hayop, hindi mo na ma-maximize yung gamit. Kaya sana ito yung ating bigyan ng importansya sa native chicken production, nutrition. So once the chicks are big enough to full ranging, they are allowed to range freely in the farm lot. Okay? So kung malalaki na, syempre, sarili mo na. Sabi naman nung ina niya, magsarili ka na. Maghanap ka ng pagkain mo. Pero isipin natin na depende pa rin yan sa area ng kinakainan. Kung napakaliit naman yung area, wala sila talagang kukunti ang kanilang makukuha ng pagkain. At dyan pumapayat ang mga hayop. Kaya kailangan ang kahit paano may area na pagkukunan ng pagkain. Okay. Now, ito po yung feed requirements ano ng mga hayop. Day old to 20 days chick booster ang ating ipapakain na merong 21.5% crude protein content, 12 grams lang yan ang nakakain. So maliit lang. So 21 days to 35 days broiler starter mass na 25 grams naman ang per day niyan bawat isa. Then 36 days to 90 days grower mass na sa 40 grams. Okay? So yan po ang normal no, na kinakain on the average. Now, ito na po yung aking binabanggit kanina. I think siguro Brother Joel, pwede kong ano to, total naka-record naman para ito, no? Pwedeng guide lang naman ito para sa karamihan na gusto mag-venture ng native chicken production. Dahil ito naman ay mga common na ginagamit ng mga researchers. Actually, sa baboy, yung mga nag-aalaga ng baboy, lalo na pag meron siyang sariling feed mill, ay doon po kayo tumingin kung saan po yung the best source ay yung pinakamurang source. Abangan daw nila yung baboy, President. Ha? Abangan nila yung baboy. Okay. So, sa feed formulation for chick booster, ito na po yon, yellow corn. Ang yellow corn po, pag ganitong chick booster, kailangan yung miller, yung hammer mill ay pino. Pino ang, kasi maliliit ang kakain eh. Pag malaki ang kakain, baka hindi niya malunok. Ibig sabihin, mas mahirapan siyang mag-digest. Kaya yung yellow corn na 58 kilos, dapat ay pino. Okay. Ngayon, yung soybean meal naman ay 23 kilos. Pero itong soybean meal na ito, marami naman kasi na bibili. Mga important ang mga to eh. Alam niyo po, brothers and sisters, ang soybean meal
na inihahalo natin sa feeds, whether you will go to Region 3, Region 4A, imported po ang mga yan. Wala po tayong sariling produce na soybean meal. At ang soybean meal pa natin, meron nga noon, nagkaroon ng project, ang DA. Yung mga produce naman ay hindi magandang quality. Now, the best quality so far ay galing US, galing Brazil, soybean meal. Ano naman yan eh? Nagre-range naman yan ng 31 to 33 pesos per kilo. 31 to 33 pesos per kilo. Kung minsan, bumaba pa naman mga 28 pesos per kilo. Pero President, patin lang ako, President. Yung mga nagre-raise ng hands, yung mga question po ninyo, i-type po ninyo doon sa question and answer. Hindi po namin kayo, si Brother Henry, ilagay po ng question ninyo doon sa question and answer. President, bali, meron na lang tayong 40 minutes, including question and answer. Lahat po ng question ilagay sa Q&A. Thanks. Ay, ganun ba? Sige, hindi ko pa nabasa yung mga questions eh. Pero sandali na lang ito. Ako na po yung magka-question sa inyo sa mga question nila, President. Sige. Sige. So, ito yung feed formulation, fish meal, D1, vitamin mineral premix, and then salt. And then, pag 19.5% naman ang target mo, eh, babaguhin mo lang naman eh. Dadamihin mo yung yellow corn, yung energy source pag pinapababa mo yung crude protein content. At dadamihan mo yung soya kasi mataas ang crude protein content ng soya. And even fish meal. Although dito sa formulation na ito, ang fish meal ay ginawa ko lang na constant, 10 kilos. Pero ito mga to, available ito. Very simple lang naman eh. Intended po ito sa chicken production natin. Okay. Ngayon, yung finisher, pwede rin. Kung gusto nating patabain bago natin ibenta yung hayop para mas mahal. Kasi pag mataba yan, syempre, magbigay tayo ng chicken finisher. Pero ito naman, very simple naman ang formulation ng ating papakain. Ito na. And then pag layer naman, ang kailangan ay 17%. Ay ganun din. Binabalance. Nagbabago lang tayo sa yellow corn at saka soya actually. Kasi itong yellow corn ay source of energy, soya source of protein, fish meal source of protein, D1 is a source of energy, and then vitamin mineral premix, and then salt. Yan yung mga ingredients. Okay. So, ako nga, pag commercial feeds, very expensive, kaya mag-formulate po tayo sa sarili natin. So, ito yung mga binabayo kanina na pwede ipakain natin. No? Carabao grass, pinto peanut, o arachis pintoy, madre de agua, tricantara, gigiante, ang scientific name niya, centrosema, camote, azolla, and duckweeds. So, ito yung sample, no? Carabao grass. Ito yung arachis pintoy. Marami tayo. Ginagawa natin yung ating ornamental ito. Mataas ang protina niya. 13 to 25%. Madre de agua. Mataas din ang protina nito. Maabot sa 18%. Chinachap-chap lang yan. Ito azolla. Ito yung very popular niyo. Azolla. At in just 2 to 3 days, ay nag-multiply 2 times. Kaya ito po yung mataas ang protina. Tinest namin sa laboratory. Ang protein content ay maabot sa 25.7%. So napakataas. So pag ito lang ang source of protein mo, eh buhay ka na native chicken producer. Eh napaka-simple lang. Marami po 'yan. Pumunta po kayo sa Department of Agriculture sa inyong region o di kaya sa mga state colleges and universities. Maghanap lang po kayo ng azolla o bumili po kayo. At i-multiply lang. Napakasimple po ang ginagawa. Yan lang. Fresh na ipakain or i-dry mo ng konti tapos ihalo mo sa iba pang ingredients o kung gusto mo naman, di ganyan lang. O, ay kinakain po yan ng mga hayop. Yeah. And then pati yung duckweed. Itong pinakamataas na protina.
Nagulat ako nung tinest namin sa laboratory, umabot po ito ng 43 and up. Actually, 50% ka yung aming findings. 50%. Pero dito nakalagay, 43% and up. Okay? So, sa farmer can venture, ito pwede po sa day-old chick operation. Ito po yung very simple na computation. Pwede rin pong ready to lay ang ating ibebenta. Pwede rin pong magnegosyo. Kung meron po kayong native chicken production na at medyo marami-rami na, ang advice ko na lang para masundan po natin yung tinatawag nating value chain system ay mag-produce ka ng raw material, ilutuin mo, tapos i-market mo para malaki po ang ating kikitain. Ganun lang po ngayon ang bago ngayong sistema. Ito po yung the value chain system. At sa ibang bansa nga po, sa Japan at saka sa Korea, yun pong tinatawag po nilang six industry. First industry kasi is raw material production. Secondary industry is manufacturing and processing. Tertiary industry is marketing, retailing, wholesaling. Pag lahat po noon ng mga system ay papasukan mo, production of raw material, processing, lulutuin mo, tapos ibebenta mo through maybe a restaurant, malaki po ang kikitain. Mas malaki po ang kikitain nyo pag ganun ang ating sistema ng pagninegosyo. Hindi lang yung producer ka ng raw material, baka mamaya ang kikita yung bumibili na nagre-restaurant, hindi po tayo ang kikita. Kaya ito po yung isang critical na dapat po natin isipin na in doing business, ay huwag kang doon lang sa primary industry. Pumasok ka sa secondary and even sa tertiary. Kaya ito pong mga sample dito na lalagyan mo ng lemongrass para sumarap yung manok. Pwede po natin gawin ito para maging well-known tayo sa ating lugar and then hopefully ay ma-sustain yan at magiging more profitable. Okay. Sa cost estimate naman, last two slides lang ito, Brother Joel. Cost estimates and expected income for day-old chick operation. Kanina nabanggit ko na yung mga bagong breed ngayon ay maabot na ng 2,000 per 7 days lang, 4 days, 2,000 na. Yung Brahma, yung mga bagong breed. Pero sa atin, ang ating pinag-uusapan is native chicken lang muna for a start. Later siguro, pag gusto nyo mag-breed ng mga hybrid o sabi natin mga exotic breeds, ay pwede rin pong gawin yan. Pero maganda, mag-start po tayo muna sa medyo maliit habang then as months go by, ay unti-unti palalakin po natin, mag-expand po tayo. Now, for day of operations, ito po yung ating computation. Pulet, pag bibili ka ng pulet, ibig sabihin, ready to lay or nangingitlog na 100 pieces, for example, at 450 pesos per head. Ito po yung ating computation. Total is 45,000. At ang feeds natin ay 69,600. Ang drinking and feeding trough, including all other gamit, materials, ayan dyan, and labot po ng 1.6. Pag-vaccine naman, yung bakuna, importante po ang bakuna. Ito po pala, gusto kong as a veterinarian, gusto kong i-advise sa inyo na unahin nyo po ang pagbabakuna ng B1B1. At saka yung lasot, ang B1B1 po ay anti-Newcastle disease, anti-peste. Anti-peste. Pag kasi pag tinamaan ka ng peste, Newcastle disease, ay mawawipe out ang inyong manupa, 100% mortality rate. At meron din po tayong fall packs, no, na binibili. At with a grand total of 228,000 pesos, expense. Pero pag magbebenta po tayo ng chick, syempre yung 90 hens natin, ay ang output niyan ay 16,200 eggs. At ang hatchability, pag ilalagay mo yan sa incubator, 9,720 chicks ang mapoproduce mo during the first year of operation. And then ang selling day old chicks ngayon, ay kung depende yan sa market, kaya nga po market driven, kung
Kung ang ating chip per no, per head ang cost natin ay 50 pesos maximum na tayo, no? Kung sa maximum natin ay 50 pesos per chick with this 9,720 chicks na produced per year, 486,000 with an ROI of 112%. Okay. So I think ito naman ay variable nasa atin po yan kung paano po natin diskartehan ang ating productivity. So I think yan lamang po ang aking may share for this session. Sana po ay meron po kayong konting natutunan kahit paano. Supplementation na lang po siguro with your readings and internet browsing siguro para magkaroon po ng enhancement ng inyong knowledge regarding chicken production. Okay. Thank you, President. Naku, ang daming question dito, President. Okay, tanungin natin yung mga yan. Si Brother Wilbon Octavio, paki ano po yung question niyo sa Q&A natin. Okay, question po, sabi niya. Unang nag-question dito si Brother George Imperial Jr. Sabi niya, President, magkano daw ang initial investment sa venture ng native chicken? Initial recommendation ng President. Initial kanina, yung presentation ko kanina, Brother Joel, ay nasa 228,000. No? Pero pwede mo bang pababain yun eh? Pwede mo bang pababain yun? Kasi ang binanggit ko kanina ay nasa 450 pesos per head eh. Yung ready to lay na kulit. Kulit is dalaga. Dalaga ng manok. Pero pwede mong baguhin pa sa pamamagitan ng yung quality of material that you will be using. Kung yung mga bamboo ay yun ang gagamitin mo. Ay, for a start, hindi naman ganun. Basta isipin na lang natin na ang very critical lamang sa chicken production is the feeds. Yan yung papakain mo. I'm not saying commercial feeds, pero kung gaano ka kagaling na maghanap ng pagkain para sa hayop mo. Ako nga, kung dependent ka masyado sa commercial feeds, malulugi ka na hindi ka kikita. Kaya nga, kung ano yung available resources in the area, dapat pong i-utilize natin lahat yung kabote, ipil-ipil, malunggay, darak, mais, kamoteng kahoy na dinikdik, na ganyan, yung bang tilantad. Pwede pong gamitin lahat ng mga yan. Kaya maging resourceful dapat ang ating mga nag-aalaga. Now, doon sa mga hayop naman, I said that 350 pesos per head doon sa mga native chicken. So, yan, maglalaro lamang. Tsaka meron pang housing. For a start, as a, pwede na. Konti lang. Baka hindi okay. Po magamit yung 5,000. So, for a start siguro, President, ano? Kasi hindi ibig sabihin na yung kasing pag-aalaga ng chicken, yung commercial, more than 1,000 yata, ano? More than 1,000, commercial ka na. Less than 1,000, backyard, ano pa rin yun? Parang ganun. Yung term yata nila. So, I think for start siguro, wag muna sila mag-commercial. Alamin muna nila, mag-start muna sila sa pag-aalaga sa backyard muna. Until na maging gamay nila, tsaka sila pumasok dun sa malaking transaksyon. Oo. So, yun. Start small, big, big. Yun. Yun ang sinasabi natin. Yun ang rules of thumb natin sa academy. Thank you, President. And then, meron pang question dito, President. Ilang minuto tayo. Yun, medyo mahaba-haba pa. Ang question dito, ano daw ang pwedeng gawin? Sometimes daw na-experience nila yung mga manok nila, hindi daw natutunawan, tapos namamatay. Hindi natutunawan, namamatay. Basic, Brother Joel, na yung mga ganong cases, maliban na lang sa, ano siguro, sa mismong sa physiology, o di kaya ay nagkaroon ng problema doon sa digestive system. Pero ang karamihang reason ay sa tubig. Sa tubig. Yung hayop, maaaring available yung tubig pero hindi naman siya umiinom. Hindi siya palainom. Meron naman yung gusto kuminom yung hayop, wala naman tubig. Kaya ang kawa nila, it's a basic doon sa nutrition, yung tubig. Kasi hindi makapag-digest siya kung
hindi maganda ang flow ng tubig sa farm. Kailangan makainom siya at makainom. Pagkatain siya. Okay, thank you, President. Another question, President. Do sa native chicken daw, do sa breed naman ito, native chicken at saka imported chicken, yung combination daw niya, may recommendation po ba daw kayo doon? Brother Joel, doon sa mga native chicken kasi natin, ano, like for example, in our department, sa farm ng opisina, meron kaming, ano doon eh, asin. Meron kaming parawakan. Yung parawakan, kanina, hindi ko na nabanggit, parang yung kasi yung breed ng Palawan, ano? Aha. Na meron din kami. Meron din tayo dito sa region 2. Ngayon, nagbe-breed kami, dadagdag kami ng ibang breed na makaka-improve. Pwedeng gawin yun. In fact, ginagawa ng mga breeders yan eh. Yung ating native chicken ay dinadagdagan, nag-infuse ng ibang klaseng breed. Ang maganda nga brother eh, yung nagtanong kanina, magano kayo ng Australorp. Australorp yung black yon, na parang itsura rin niya ay para rin yung breed natin, yung parang Banaba rin at saka yung Bulinaw, ganoon itsura niya, pero malaki. Kung gusto natin i-improve, mag-infuse tayo, pero gagastos ka talaga kasi mahal na eh. Oo. 7 days old na lang eh, 2,000 na eh. 3 to 7 days old, 2,000 na ang isang chick. Ah, okay. So pag-isipan niyo 'yan, mga kasama, ano? Isipan niyo. Ano 'yun? Pwedeng gawin 'yun. Lalong-lalo na kung ang iyong buyer ay talaga interesado rin sa manok. Lalo na may pera 'yan at for hobby or pet, something like that eh, bibili na bibili pag may pera 'yan. Pag, lalo pag makakita kayo ng mga Brahma, yung Brahma, meron din kaming ganun, ang laki, yun lang, medyo mahina sa init. So pag-isipan siguro ng mga kapatid natin, mga brothers and sisters, yung kung ano talaga yung target market niyo, yung itlog ba o yung karne? Di ba? So kung itlog, ibang breed yung kailangan niyo. Kung karne, iba din ng breed. So, pinakita ni President kanina. Another question, President, sabi niya. Sabi ni Brother Iniego, si Bishop Richard Iniego, sabi niya, meron daw o meron po ng time sa lugar nila na namamatay yung mga manok. Angol, open and closes, parenthesis, angol. Or angol? Siguro. Oo. Paano daw ma-prevent ito? Okay. Angol ang sinabi niya, Brother Joel, ano? Uh-huh. Si Brother, ano, nagtanong, angol, baka naman ito yung peste. Uh-huh. Kasi ang peste, ang English talaga nun ay Newcastle disease. So ito yung peste na binabanggit natin, na ang mortality rate ay umaabot ng 100%. Oh. 100%, mawa-wipe out. Kaya nga, binanggit ko kanina, na ito yung basic na bakuna na kailangan natin bilhin. Yung B1 at saka yung Lasota. First 3 days, B1 muna. And then Lasota after 14 days. So anong procedure, President? Para maiwasan yan yung bakuna sinasabi ninyo. Vaccination. Ano? So 3 days? Vaccination. Yung 3 days? Bakunahan ng B1. After ng 3 days? After 3 days, 14 days after yung 3 days na yon. 14 days after the last vaccination, Lasota naman, Lasota strain. Strain. Okay. Tapos President, yun, ang protection na yon, kung halimbawa hanggang 6 months ka, magre-revaccinate ka na lang after 6 months. After 6 months, magre-revacuna ka na lang naman. Kung sakit, ano talagang nandiyon yung sakit? Every 6 months actually ang vaccination. 6 months, okay. Yun ang idea. Okay. So, yun lang first 3 days, B1 ang vaccination mo against NCD, and then 14 days after, magbakuna ka ulit pero Lasota strain,
And then, after 6 months na naman, saka lang magbabakuna. Pag gagawin mo, inahin. Inahin, oo. Okay, President, saan daw nila pwedeng bilhin yan, yung mga bakuna na yan? Pakiulit, Brother Joel, pakiulit. Saan po daw nila pwedeng mabili yan, yung bakuna na yan? Ganito po, ang pinakamainam po ay... kung meron po silang veterinarian na kakilala o di kaya ay kahit doon naman sa dealer ng bakuna, magbibigay naman sila ng instruction yun eh. Kasi baka mamaya doon sa handling, ikaw naman ang magkakalat ng sakit. Okay. Kailangan, dapat yung expert lang muna ang maglalagay. Tapos, siyempre, marunood yung may-ari. Panoorin niya kung paano ginagawa niya. Ganyan lang naman technique niya eh. Alam mo yan eh, hanggang yan. Dapat dito, tularan lang yan. Tularan mo. Tularan mo. Okay. So, ibig sabihin... Very simple. So, kinakailangan pag nagbakuna, kapag first-timer sila, o nag-start sila mag-negosyo na gano'n, so kinakailangan mag-consulta sila doon sa expert. Administer doon sa ano sa bakuna. Okay. Actually, ang bakuna ay nasa 1,000 good for 1,000 heads kasi yun eh. Good for 1,000 heads kasi yung bakuna. Ngayon, sa mata lang naman idinadrop yun, sa mata. Apo. Drop lang sa mata. Aha. Mga magkano po daw yung President? Ay, hindi ko na maalala kung magkano yung... wala pa. Okay. Hindi naman masyadong mahal. Hindi naman daw mahal. Sa akin na lang kayo bumili. Okay. Sige. So another question, President. Unahin muna natin yung mga ibang question. Ano daw po yung DI? Doon sa ano yun eh? Doon sa nutrition? DI? Oo nga pala, nakakalimutan kong ilagay. Darak. Darak na Pino. Darak na Pino. Yung darak na Pino na sinasabi ninyo, President, di ba, nagpagiling tayo ng bigas, ng palay, tapos may lumalabas na darak, no? Meron kasing yung magaspang, meron yung pino. So, alin doon yung pino? Yung pino. Yung pino. Yung pino ang kunin. Mama, kasama, darak po yun, ha? Okay. So, kayo, President, alin natin. Ang sabi naman po dito, how about po yung Sasu chicken? Do you recommend po for production po? Ang Sasu sa aking, kasi may mga nag-aalaga dito ng Sasu eh. Pero hindi ako nag-alaga pa ng Sasu. Kaya lang, ito ay sa akin lang ay terminal breed for slaughter. Pag ano, kakatayin mo. Yung pag lumaki na, kakatayin mo. Tapos yung bumili ka ulit. Bumili ka ulit, kakatayin mo na naman. Okay. Sasu, kabir. Yan. Okay. So another President, sabi niya, ni Brother Henry Patalinghug. How about ang mga pet side and cabbage leaves? Pwede bang alternative feeds? Pwede po yun. Pwede po ang cabbage at saka pet chai. Tagtarin lamang po yun. Tagtarin. Pwede pong gamitin yun. Kasi ang pet chai at saka cabbage ay may protina rin po yan. May protina rin. Nasa mababa nga lang. Nasa mga 14% protein content. Pero pwede pong gamitin a source of vitamins and minerals and protein, pati na rin energy. Meron ding energy yan. Kahit paano. Okay. Pwede po yun. Pero syempre, ang main source talaga ng energy, kung halimbawa ganun, katatarin niya yung pechay at saka darak, pechay at saka cabbage, nahaluan niya ng darak at saka mais, okay. Lagyan niya ng asin, okay na, lagyan niya ng malunggay. Okay na yan. Okay. So, Brother Patalinghug, nasagot na yan. Okay. So, si Brother Alan Valles ng Nueva Ecija, San Jose, Nueva Ecija. Sabi niya, ano po daw yung pangpatay sa mga kuto sa pangitlugan ng manok? Paano daw ito mawawala, President? Ang anti-lice ay ang karamihan po na binibigay ay yung powder form. Pero marami namang anti-lice na nabibili in the veterinary drugstore. Pero ang importante lang dito, yung pag-a-apply, pag in-apply niya yan, meron din yung powder or powder lang ilalagay na kanya or pwede yung
ihahalo sa tubig at saka isat at iano yung ilulubog yung manok. Pwede rin po yung mas effective yun. Either way, pwede pong gawin. Anti-lice, marami pong mga gamot. Recommendation din natin sa experience namin, Brother Alan. Alam mo yung madre cow, yung dahon, ilagay mo sa pangitlugan. Yun yung ano namin, mga Ilocano sa Tarlac. Ilalagay namin sa pangitlugan yon. So nawawala yung ano, yung mga kuto. Yung madre cacao, gamitin mo. Ngayon kapag hindi pa rin kaya ng madre cacao, ayun, nanay mo na yung kay President. Mag-spray ka na. Hindi na talaga kaya. Okay. Sabi ni Brother Mondenedo Tomas, meron po bang ibibigay na native na manok? Sa amin po, wala po. Yung sinabi po ni President Roberto Busanya kanina, meron program ang DA kapag yung mga nasalantaba ng bagyo, President, yung sinasabi mo, yung bibigyan siya ng... Yung mga nasalantaba ng bagyo. Lately po, merong... yung po nagtanong, pwede po siya mag-inquire or pwede po siya magsulat sa kanyang director. Yung director po ng DA doon, sa region niya, pwede okay. Po niyang sulatan yun. O ma-actionan yun, actionan yun. Kasi sa ngayon, yun ang ating livelihood program. Bumibili ang lahat ng regions ng mga manok, pato, kambing, baboy para po ba ibigay. Kaya lang, baka si brother naman ay mayaman. Hindi bibigyan. So, bibigyan. May requirements din. Kapag kayo ay na-approve, o bonus na po yan. Kapag na-disapprove, o huwag po kayo magalit. Huwag po kayo magalit. Program po ng gobyerno yan. Okay? Another question, President. Ano po daw yung usually ang mga predator ng mga chicks? At ano yung po yung recommendation ninyo para ma-eliminate po ang mga ito? Okay. Ang predator po ng karamihan ng chick, alam naman natin, ay daga. Yes, ang laki ng daga. Pusa. Pusa, daga. Yan naman ang primary eh. Yung mga langgam naman eh, after weakness na yun, saka lang umaatake ang langgam naman. Pero ito pong dalawa talaga ang problema. Pusa at saka daga. Kung may ano pa doon, may ahas ay may very minimal naman ang ahas ngayon takot sa tao dahil sa pagkatayin sila yung ahas pero yun po ang karamihan pusa tsaka daga at syempre kung gano'n ang problema kailangan i-ensure mo na pag matutulog ka na nakakulong sila na hindi po papasukin ng daga at tsaka pusa. Okay, so President, ito pa, ano po daw yung normal na temperature sa pag-store ng mga itlog para i-hatch ng kunwari siguro sa incubator siguro ang tinutukoy nito. Sa temperature. So baka yung wrong temperature ang sinasabi. Opo. So nang itlog yung manok, 'di ba? Kinukuha mo muna. Kinukuha mo lang muna. Ngayon ilalagay mo muna sa isang lugar. Ngayon meron ba sa requirement na temperature? Okay, ang ano po diyan is cool. In a cool dry place ang ano. Kung kaya po natin na i-maintain yung halimbawa may mga 24, 25, okay lang po yun. 25, 26 ano, okay pang 26 eh. Malamig pa yun. So malamig. Dahil sa room temperature, room temperature, mas maganda na ilagay mo dun sa ilalim na medyo hindi na arawan at dry. Ganon na area. Ito ang isang pwedeng gawin natin kahit na tatagal yan ng ano, kahit na tumatagal yung pag-aantay mo ng 8 to 10 days, okay pa. Viable pa yung itlog. Okay. So, yun, very clear po yung sinabi ni President. At the same time yung ano mga kasama, ang dami ng question dito, President. Sandali ha. Tatambakan na tayo ng questions. Pwede bang pakainin ng egg layer feeds ang mga native chicken na inahin? Ayon kay Bishop Rogelio Gaspar. Oo, pwede po yun.
Ano po 'yon? Sariling formulation or commercial? Pwede po 'yon yung layer. Alam niyo po ang mga feeds. Depende kasi yan sa paggagamitan eh. Kaya yung kanina, yung layer, halimbawa yung egg layer, 17% crude protein yun ang content. 17% crude protein. Pwede mo ba ipakain yan sa inin? Wala pong problema. No? Wala pong problema. Kako nga, pero pag palaging ganun, isipin niyo po, mag-compute po kayo. Tayo naman, mga negosyante, ayaw natin na mas malaki yung cost of production kaysa dun sa gross income mo. wala na. Negosyo pa atras po yun. Negosyo pa atras. Kaya nga, critical ang napinag-uusapan ang nutrition and feeding management. Kailangan sana yung makakalibre tayo kung merong mga pwedeng resources, ay malilibre natin yung iba, yung mga hindi talaga pwede na, gaya ng soya, gaya ng darak. Kung meron naman tayong sariling corn, edi yun na lang ipagiling natin at yun ang ating source of energy. Kahit wala ka ng darak, kung may corn ka naman, haluan mo na lang ng soya o di kaya ay dilikdik na tuyo o a source of protein na yun. Depende po sa source, depende po sa area. Na kung marami tayong mga isda, malapit sa Pangasinan, kung nasa Pangasinan kayo, at may mga isda na maliliit na parang sasayang lang, tinatapon lang, dikdikin niyo po yun, gilingin niyo, pwede po yun. Na source of protein. Tama yan. At saka the same time, yung mga binanggit ni President Busanya kanina, yung mga halaman kanina, yung madre de agua, angkong, malunggay, at kung available po yun, madali lang po itanim yan. So, instead na mag-rely tayo sa feeds na commercial, so mag-alternate tayo. Brother Joe. Yes po. Brother Joe, I suggest na ano, yung mga members natin, na interesado talaga. Kasi ang protein ang pinag-uusapan natin na kailangan meron ka. Yung ano, Asola ang isang napakabilis. Sa mga stations namin na stations ng DA ano kung saan may mga livestock and poultry kami. Iyon ang mabilis na source of protein. So kaya yung na niya. Asola. Kaya niya nang i-sustain. Ano lang naman 'yun parang gagawa ka lang ng ano area kahit na hindi naman yung malaking impounding water impounding area. Hindi kahit na ano lang one decimeter. 100 millimeter ba? Kahit ganyan lang, isang dangkal na tubig. Pwede na yun. Fresh water. Lagay mo. Tapos ilalagyan mo ng manure. Pero maglagay ka rin ng konting manure. Tapos, mabilis siya in 3 days lang. Meron na namang i-harvest. Yung source ng protein. Yung takip po ng rep na sira o yung rep na sira na tinatapon na nila, huwag niyo pong itapon yun. Pwede niyo pag ilagyan ng tubig tapos asola. Yan. Okay. Asola. Yan. Presidency. Kayo po, basahin ko muna itong ano. Ito kay President, kay Brother Norman Dolarpino sa Mindanao to. Sabi niya, President, what breed would you recommend if I'm going to start in Mindanao? Kung meron pong ano diyan. Alam niyo po si Secretary Piñol, meron din po siyang breed diyan sa Cagayan somewhere in meron siyang farm kasi at ang breed niya yung manok Pinoy naman ang pinangalan niya. Pero kumuha siya ng stats sa India, yung sinasabi kong asil according to mapapansin nyo, may mga breed kasi na maganda rin na kahit na i-produce natin dito ay maganda rin naman ang output. Para sa akin lang, kung ano yung available na breed na mga native chicken in the area, yun na po ang pag-umpisahan po natin. Kasi kung gusto naman natin talagang mag-improve pa, mag-expand later, yung binabangit ko rin na Australorp, Cornish, ibang yan, pwede naman nating alagaan yan later at mag-aharap lang po tayo ng market kasi alam niyo naman pag mga breeders mahal po ang
ang costing. Pag mga breeders, yung mga imported breed. Pero dito naman na pinoproduce. Although galing sa ibang bansa, pero yun nga, mahal lang ang presyo. President, nawala ako, nag-run out sa amin. So, naririnig niyo ako. Okay. So, yun, nasagot na yung iba. Tapos, hanin natin yung iba pa dito. Baka makalimutan ko. Ayan, meron na. Ayan, President, Anos. Meron po ba kayong pa-raffle na manok? Maraming salamat. Takay po ah. Pa-raffle na manok. Wala po tayong pa-raffle na manok. Okay. Lahat po ba ng manok kailangan ng vaccine, President? Kapag magninegosyo ka ng manok? Kailangan po ang bakuna. Importante yung... kailangan po ng bakuna. Sa nagtanong po kanina, kailangan talaga ang bakuna. Kasi, preventive measure. Preventive approach. Ngayon at healthy yung hayop. Okay, good. Ngayon, magbabakuna ka para magkaroon ng antibodies para pag dumating yung sakit doon sa area, protektado yung hayop mo. Yun po ang purpose. Kaya, importante po na may bakuna po yung hayop. For preventive measure. Yeah, no, sige. President, mayroon pa tayong mga question dito. Sabi niya dito, President, pwede po ba kami makahingi kung may sample po kayo ng break even po para sa budget na 200,000 for starting. Salamat po. By Jing K. Biloso. So 200,000 niya, may break even ba? Yung ano, meron ba ta kayong sample? Oy, EPM ka na lang niya. EPM ka na lang niya, President. No? Message niyo lang po siya. Oo. Magagasan kaya si Jing Fibiloso, baka pwede makatulong yung regional coordinator niya. Yan. Tapos, saan po pwede makabili ng mga chicks within Metro Manila daw? Within Metro Manila, I think ang alam ko merong nagbebenta sa mga veterinary supply even in Metro Manila, pero kung wala, dun sa Bulacan na lang kukuha kasi sa Bulacan naman ang producer talaga. Most especially sa area ng San Rafael, San Ildefonso. Mag-search na lang po sa internet, marami pong mga nagbebenta talaga. Producer na rito, mga local producers. Sa amin kasi rito, meron kaming mga mapag-sourcean. Meron po nag-breed dito sa Region 2. Pero ang alam ko, ang pinakamarami, ang karamihan, ay Region 3. Ang pinakamarami. Region 3. Bulacan, Pampanga, yan. Tarlac. Tarlac. Kahit kayo, napakarami sa inyo. Tarlac. Opo, President. Nag-source out pa ang mga taga-Region 2. So thank you, President. And then may another question, yung laki daw ng limang daliri ng yung lima po ang daliri ng paa ng manok. Ok lang po ba ito na lahi? Limang daliri ng manok. Lima ang daliri. I think abnormality. Abnormality, lima ang daliri, pero yung ibang kasamahan ay apat lang. Pero sa kanya lima. Ganun po ba yun? May mga abnormalities po kasi, kumbaga abnormal po yan, lalo na accessory lang yon, accessory. Hindi parehas ang size. Abnormality po yon. Kasi ang manok naman talaga is tatlo, kaya apat. Thank you, President. Si Sister Jinky Biloso, taga Negros Oriental po siya. Regarding po sa break-even, pwede po kanyang patulong kay Brother Michael sa regional coordinator ninyo. Maraming salamat po. Okay. President, ito pa yung question. Meron pa tayong ilang minuto ba? Meron pa tayong 6 na minuto. Okay.
May question dito sa sisiu po daw. Ano po ang recommendation niyo na alternative na pagkain? Sisiu. Yung chicken, sisiu? Yung siguro. Opos. 03 hanggang kailan mo pa matatawag na sisiu pa yung ano, president? Ilang araw ba 'yon? Sa akin po ay pag umabot na po ng 21 days kasi native chicken po ang pinag-uusapan natin ha. 21 days. Eh, kasi pag broiler, ay hindi na po chick yun pag 21 days. Grower na po yun. Pero pag chick, 21 days na yung chick, ay chick pa rin, yung sa native. After 21 days, sabi mo, grower na. Start na ng growing stage. Yun po ang classification ng 14 to 21 days ang chick. Yan, okay. So, ano yung alternative, President, na pagkain nila, na recommendation ninyo na hindi na sila bibili? Pakiulit. Ano po yung alternative na recommendation nyo ng pagkain ng chick? Nahitib naman ako. Okay. Ngayon, ang alternative po ay, meron po bang available dyan na mais? Meron po bang available na darat? At saka soybean meal. Kasi pag base doon sa aking i-present, pag masundan nyo lang po yun, ano na eh, pakukuha nyo na yung food requirement ng chick natin. Sa yung chick booster, bako na yan. At kung alternative naman, alternative na present sa inyo, ay ano kasi pag maliit kasi, kailangan talaga grains ang ibibigay nyo eh. Para mabilis siyang mga ano, maka-move, maka-grow, nalukay. Kasi pag ibibigay mo kaagad ay malunggay, okay pa siguro yung ano, yung asola na dried siya na tapos igigilid mo and then haluan mo po siya ng kanin. Halagwaluan mo po ng kanin at saka konting dara kasi pino naman yung dara, ay okay pa yon. Saka malunggay na dry tapos idikdikin po natin. Pwede pong gawin yun na napakain. For me, kasi ang kwan dyan, ang importante dyan ay consideration, yung kayang-kayang madigest at a very early age. Siyempre, parang ang rin yan eh. Kasi full ng baby yan eh. Ang pag-baby, kailangan gatas muna eh. Yung malalambot lang muna ang ipapakain natin. Kaya lang kasi na-design naman yung mga pinapakain natin chick booster na pinong-pino talaga ang pagkakan nun. Pinong-pino talaga ang pagka-giling yung mga ingredients sa chick booster. Yan. Thank you, President. Ayan ha. So, may recommendation na si President sa atin. So, yung asola, importante po yun. Sabi ni President, masusustainan niya yung kailang experience namin. Yung takip lang ng ano refrigerator na sira, lagyan nyo ng tubig, yung press na tubig, tapos lagyan nyo ng manure. After ilang araw, lagyan nyo na yung binhin yung asola. Pwede makuha yung President yung asola sa ano sa DA, makahingi o makabili? Depende kasi sa region eh. Sa amin kasi, meron kaming DA station na nagpo-produce ng asola, kaya nakapagbibigay kami. Pero sa ibang region, I don't know kung sa Mindanao. Pero sa pag-DA yan, lalo na pag livestock station, meron yan, nagpo-produce yan ng asola. And then, aside from that, doon po sa mga state colleges and universities, meron po silang extension na delivery. At nagpo-promote din po sila ng asola. At saka yung duckweed. Meron sila yan. Yung duckweed sa... Okay. Yung at saka madali rin buhayin yung duckweed, President, ano, para rin siyang asola. Parang asola rin 'yon. Parang asola rin. Yung madre de agua, may putin din siya, 'di ba? Ay, yan ang marami sa mga DA stations. Yan ang marami sa mga DA stations. Yung pwede ba nila mabili 'yon? Mabili o mahingi? Hinihingi lang 'yon, hinihingi. Tangkay lang nila, tatalim ka. Ganito pala laking branch. Tinatanim lang yun. Pero meron pong nabibili. Ah, nabibili? Naihingi sa DA at merong mga pante. Kasi ipinapakain din kasi sa kanyo, sa baka, kalabaw,
camping at saka tupa eh. Pati baboy, gumakain din. Okay. Madre de Agua. Madre de Agua. Pati manok. Mm, I see. Mm. Okay, so importante pala yan. Ano? Okay, President, sa ano daw? Sa klase ng manok, yung meron silang, taka, hanin ko dito. Eto, President. Yung road red chicken, road red island. Island. Road island red. Oo. Oo. So, ano, pwede, nyo, pwede ba daw yun dito sa lugar natin? Pinas. Pwede po yun. Pwede. Meron po nagbibreed dito. Ano yun? Sa Amen. Ate, ano po yung ano nun? Ang road island red is nagaling sa US pero ang mga parents yan galing din sa Europe eh. Ang Rhode Island Red. Nabibreed dito. Okay naman ang Rhode Island Red. Ang mga kasama niya kay Bardrock. Bardrock galing din ng US 'yon. Okay naman, nakakapag-tribe naman sila. Iyan ang mga mahal na mga breed sa atin ngayon na breed. Doon sa ratio, President, doon sa ratio ng manok na binanggit nyo kanina, 1:9. 1:9, di ba? Yung isang lalaki. Oo, yun ang ideal, President. Ngayon, kung ideal. More than that, magkakaroon ng hindi mapipisa yung itlog. Oh, baka hindi mapisa. Baka unfertilized, sayang. Baka unfertilized, mahina, sayang. Oo, oh. Mahina. Okay. So 1:9. Okay, so that's it siguro ng ano natin. Okay, meron pa dito, sabi niya. Okay na to, nabasa na natin kanina. Calcium and phosphorus, magnesium. Okay, ay yung probiotic na lang daw, President. Meron daw kayo recommendation ng mga probiotic na alternative lang, yung pwedeng gawin lang nila. Meron ba kayong formulation na? Ay, sa ngayon po ay hindi po ako makapagre-recommend ng pero meron pong nabibiling probiotic for poultry. Meron pong nabibili. Pero yung sarili nating gawa sa amin, wala pa po kami wala pa sa inyo. Okay. Promote, wala pa. Okay, so yun. So thank you so much, President. Aabangan ka pa ba namin, President, sa susunod na e-learning natin? Oo naman. Basta sa livestock ha. Oo. Basta sa livestock. Livestock. Oh, sa baboy, President, ano? Pwede siguro. Baboy pwede naman. Sa baboy. Hmm. Sa kambing tupa. Oo, para malamang. Yeah. Yung kambing na tapos namin, baboy tapos yung baka tayo. Baka. So, opo, yan. Yeah. Oh, baka. So, wala nang question. O, mayroon pa dumagdag na question, President. Last na lang, ha? Pagbigyan natin ito, baka mapagalitan ako. Pres, paano po ba yung mataas ang protein? Asula or duck? O, ano po ba ang mataas na protein? Asula or duckweeds? Duckweeds po ang... Ang asola po ay umaabot ng 25% ng crude protein pero yung duckweed ay umaabot po ng 50%. Kami ako po ay nagulat talaga sa result ng aming laboratory test. Eh tama naman kasi nakalagay din sa literature eh 43% and up. Eh kami yung aming actual talaga na aming chinek eh 50% talaga. Kaya ako mas mataas ang protina niya. Kaya lang compared with asola, ang asola kasi mas mabilis mag-produce. In just 3 days, madodoble niya yung kanyang volume. Yung duckweeds, mas maano ng konti. Mas matagal ng konti.
Hello, President. Mukhang nawala yata si... Oo, nawala. Nawala siya. Nawala naman na. Baka nag-brown out ulit sa kanila. Wala. Yeah. Anyway po, I think na sagot niyo naman po lahat ng mga katanungan ng ating mga participants for this e-learning series. And I think oras na rin. Yan, bumalik na si Kuya Joel. Apo. Andiyan na. Nawala eh. Ayun, si Joel. Barang si Joel. Nawala po ako. Nag-brown out sa amin, President. Sige. Okay, thank you so much. Opo, nag-brown out dito, President. So, thank you po, brothers and sisters, sa pag-attend niyo sa e-learning natin. Marami rin salamat sa ating mentor for today, si President Roberto Busanya. Isang dalubhasa na manggagamot sa mga hayop. So, at the same time, regional director ng Department of Agriculture dito sa Region 2. So, maraming salamat. Regional Technical Director lang, hindi Regional Director. Ah, Regional Technical Director. Okay. RD. RD kasi ang tawag nila sa iyo eh, ng mga tao mo. Pag pupunta ko si RD, sabi nila. Okay, Technical Director. So, siya yung pangalawang ano dito sa Region 2. Tama ba, President? Tama, no? So, marami daw salamat sa inyo, sabi ni ano ni Eleanor Roberto. Okay. Magbibigay ng closing prayer si President Christopher Guloy from DA din to sa Abra. From Abra to si President Guloy. So, siya magbibigay ng closing prayer in advance. Maraming salamat, President Guloy. At salamat din kay Brother Diamond Madamba na nagbigay ng opening prayer. President Guloy, please, closing prayer. Naka-silent po kayo, President Guloy. President Guloy? Nawala, yeah. Oh, naririnig na ako? Yan, yan, President. Sige ho. Closing prayer okay. Tayo. Pero bago po tayo mag-closing prayer, inform ko po kayo, wag muna po kayong aalis. Magpapa-feature tayo with President Busanya. Thank you. President Guloy. Okay po. Sige. Ama namin na sa langit, kami po ay ubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na in-inspired po ninyo ang ACE at saka na rin ang ating mentor today na makapagbigay ng napakaganda at napakahalagang seminar para sa amin mga membro na sa panahong ito ng pandemya ay nangangailangan ng mga ganitong alternatibong pagkakakitaan lalong-lalo na sa mga rural areas na mga kung saan nakatira ang mga membro. Nagpapasalamat po kami sa napakagandang topic na at mga kaalaman na natutunan namin sa ngayon na makadadagdag sa aming mga kaalaman upang ma-inspired kami na makapagsimula dito o kaya naman ma-improve namin kung may mga existing projects na kami tungkol sa topic na ito. Sana po Ama ay patuloy niyo po kaming basbasan sa aming mga plano, sa aming mga adhikain na tulungan mo po kami na sa aming pagganap sa aming mga katalinuhan ay kayo po ang magdagdag sa mga ito upang maging matagumpay po ang aming mga businesses patungkol dito. Patuloy pong basbasan ang lahat ng mga membro, kahit yung mga hindi nakatid ngayon, na malampasan po namin ang crisis na ito sa panahong ito. At patuloy pong basbasan ang ACE na marami pang matulungang mga membro. At ganun din si President Busanya na lagi po siyang inspired
na makapag-share pa ng maraming kalaman sa mga membro at sa mga hindi ring membro sa lahat ng mga magsasaka. At ang lahat pong ito, Ama, ay aming idinadalangin sa iyo sa sagradong pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Okay. Thank you, President Guloy. Regards kay President Aguba. Sige, yeah. Salamat din sa pag-invite mo. Ayan, ayan na si Sir James, President. Sir James! President, thank you so much. Welcome po, Brother James. Oo. Ituloy-tuloy ang ating programa kasi very useful at napaganda ang programa ng ACE. Para thank you, President. Kababayan, kasi lalo-lalo yung mga member ng simbahan. Hirap po talaga ng buhay sa ngayon. Nakikita po namin talaga, Brother James. Thank you so much, President. Tsaka kapag kakasama namin yung mga experts na katulad niyo, President, maganda ho itong ganitong programa. We will not survive without experts like you. Welcome po palagi. Welcome po palagi. Thank you so much. So. Yan, dami na tayo. Nakahabol, oh. Nakahabol po nga si Brother Jake. It's President Guloy. Yeah. President, thank you. Oh, open po ninyo yung video nyo. Open po ninyo yung video nyo. Magpapapicture tayo. Sige na. Huwag po kayong mahiya. Ayan, naka-face mask pa. Si Sister G. Yep. Reyes. Joel, don't forget. Joel, don't forget to announce yung 5 o'clock, ha? Ay, opo. Ayan. Meron po tayong mga kasama. Meron po tayong e-learning series mamaya. Magsisimula po yan ng alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Bali, ang topic po mamaya ay Secrets of Wellness and Longevity by Danilo Quinto. Yan. So at the same time, bukas, sa susunod naman po sa August 22, Foundation of Facebook and Social Media Marketing. Yan. So yan po yung gagawin natin. Yan. Ayun. Ang dami pa lang ano. Puro ata mga Ilocano nandito ah. Si Brother... Si President Dolorpino kanina nandiyan niya. Yan. Open niyo po yung ano. Papicture tayo. So, yan. Open po ninyo yung ano ninyo, yung Facebook ninyo. Ay, yung video ninyo. Sorry. Oh, wag pala pala Facebook video. Yan. Okay. So, picture tayo. 1, 2, 3. Yan. Tapos, isa pa po ah. Isa pa. Yan. Okay. Okay na. So, maraming salamat sa inyo lahat. Ano po yung Brother Ernest? Ayan. Okay, thank you sa inyo lahat. Nagluloko yung anak. Okay, thank you.